Mapalad
ang may malinis na puso. Sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga nakabagi. Sa mga nakakabagi sa mga Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan ay pagkakasundo. Sapagkat itutuloy sila ng Diyos ang mga anak na. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaya. Mapalad kayo. Oo. Kayo. Ikaw. 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 Kayo. Kapag dahil sa akin ay nakalimuha kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinag-uusig ng lahat ng uwi ng kasamaan na pamang mga kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpala na nangihintay sa inyo sa langit. Hindi na ginawa ng mga tao sa mga propeta na una sa inyo. Oo! Maaari ko bang magtanong? Maaari ikaw ang pinagpala sa pagkakaroon kami mula ka sa langit. Subalit kami, paano kami magpapamit ng pagpapala? Pagpapala? Ang pagpapala ay binibigay sa humingi ng taimtik sa pamamagitan ng paglalas. Ngunit, sa inyong pananalangin ay huwag niyong magsasalita na napakarami. Katulad na lamang ng mga Hintil na nakakala nila ay binigit sila ng Ama sa dami ang kanilang sinasabi. Huwag niyo silang tutulakan sapagkat alam na ng Ama kung ano ang inyong kailangan. Bago niyo pa ito hingin sa kanya. Sa pangatuloy, ganito dapat kayong mga lalangin. Kapag tayo lang ako,
ng ano, Nicodemo? Kilala po ako, pero sinong hindi makakakilala? Isang laki ng guro ng Israel na katulad mo, Nicodemo. Guro, nalalaman namin kayo isang guro ang mula sa Diyo. Sapagkat walang makakagawa ng mga kababalatan na ginawa ninyo, malimbang sumasakanya ang Diyos. Ngunit, gusto ko lang malaman, may sinasabi kayo kaharian ng laki, paano ko ba kararating ito? Tunay na sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay panganak namin, hindi siya pag-aharian ng Diyos. Duro, paano may panganak muli at isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siya sa tema ba niya nila para ay panganak muli? Tunay na sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay panganak sa tubig at espiritu, hindi siya pag-aharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Okay, magtakas mga sinasabi ko sa ito. Ang lahat ay kailangan na may panganak na muli. Umiinip ang hangin kung sa ito ibig. At namiinip nyo ang ulo nito. Subalit, hindi niyo alam kung sa ito lang galing. At kung saan ito paroon. Kaya hindi nang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano nangyari ito? Gugo ko ka naman sa Espiritu mo. Para hindi mo naunawaan ang mga bagay ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming mga nakasihan ang pinatotohanan namin. So, para hindi nyo tinatanggap ang aming mga patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga bagay na sinasabi ko tungkol sa sanlibutan ito, paano pa ninyo paniniwalaan? Kung ang sasabihin ko yung mga bagay na namuukol sa langit, walang umakit sa langit, kundi bumabangula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinas ni Moises ang ahas doon sa ilang, ay hindi dapat taas ang anak ng tao. Upang sino mang sumapalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ngayon na lang ang kapamahal ng Diyos. Sa sanlibutan ito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumapalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Guro! Narito ang iyong ina at mga kapatid. Nakatayo sa labas at ibig nilang makausap ka. Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Narito ang aking ina at aking mga kapatid. Sapagkat sino nang bumangyan sa loob ng Diyos, ang mga nasa langit? Ang siyang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ang aking ina. Nakita ko ang liwanag ko. Maraming salamat. Maraming salamat. Ano kailangan mo sa akin? Guro, alam ko na kung gugustuhin mo, ako ay gagaling. Ako po ay isang paralitik. Patay ang iba pang bahagi ng aking katawan sa mga kasama. Sinasabi ko sa iyo, Guro, tulungan mo po ako. Maawa ka sa akin. Naniniwala na magagawa ako ng hihingi mo. Opo. Opo, Guro. Naniniwala po ako.
dahil sa pagbihira ng paniwala na hindi ka. Kunin mo ang higaan at lumaki. Ang bakit sa nalang kumain, ito kailangan siyang baluhin.
hindi niya asawa ay nalalaman na ng madali. Hanggang kumamatay, hanggang lang daw yan madali! Kung sino man sa ito, ang malabarit ng kahit anumang kasalanan, ang siyang unang bumato sa babae ito, na sinasabi niya na pa ang kasalanan. Oh.
kino lang ang sinabi sa akin. Halika, samahan niyo ako.
mo tungkol sa anak ng aliwabing taga Nazaret? Oo nga, sabi mo. Ano ba ang balita? Nasasabik niya ako sa iba balita mo, grabe! Napakaganda po ng balita, punong sakerdote. Bukod po sa nakapagtip sa kami ng mga katibayan, dapat nandun sa mga panibali. Handa na pong maging sa akin ang isa sa kanyang mga kampon. Siya na lamang po ang ating hinihintay ngayon, kabalan. Isipin mo, Judas. Isipin.
Sige. Tayo ko. Tatlong tubi ang hindi na. Ako yun. Paano at saan namin madarapin? Si Jesus ng Nazareth. Tulad na ako, Valeria. Pagkatapos namin magkakulan, ay nananalangin ka sa atin, eh, si Mari. At paano naman siya makikilala ng mga kawal ng templo? Kung sino ang ikaw kasusin, siya ang Jesus na nasa atin. Ako yun. Ako yun! Kapag may nangungi sa inyo, saan mo kayo magpunta? Tandaan ninyo na sa akin sila ang nangungi. Tandaan ninyo na nakalaga na ilipa sa kanyang Panginoon. Kapag inusig nila ako, ay manayusigin din nila. Huwag kayong matakot. May tutulong sa inyo. Ang nagpahayag na katotohanan tungkol sa Diyos at kagula sa Ama. Saan kayo paroroon? Paano namin nalalaman ang daan?
kung naniniwala kay Tomas, ay malalaman ninyo na ako ang dahil, ang katotohanan ng buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Guru, ipakita mo lang sa amin ang Ama at ito'y sabat na sa amin. Tama si Felipe. Matagal din ako na ako. Thank you.
Ayaw ko pakita nila ako sa ganito pala kami. Guru, ano pong nangyayari? Kailangan po ba natin umalis? Dumito na lang kayo. Magsisinungaling si Juan Magdalena. Magdating ang
ba sabihin na natin sa kanya na may nagsisimulang gulo rito? Sabihin ka nila! Kay Kapitan Abandoner! Tena! Ang sakit! Sa pamamagitan ng makita! At sa tulong ng Diyos!
mundo at sa loob ng tatlong araw ay ipapayuyay mo muli! Sina family lang siya ang pinapay ng buhay! At kapag hindi tayo kumain ng kanyang damay at inumin ng kanyang buko, hindi namin matatagawa ng hanggang buhay! At ang pinakasundulan, pinigilan niya ang pagbato hanggang sa mamatay ang isang babae na uling nakikiapit. At ang sabi niya'y tigilan ang babae, natigilan siya! Ay, lahat pala kayo na pasailalim na sa gayuman ng taong ito. Maglabas kayo ng katibayan ng kanyang kasalanan. At kung wala'y magsitahimik na lamang kayo. Pagdali! Sa kanya! Oho! Ang kabalang-galang na majestas na siyo Nicodemo! Pakinggan natin kung ano ang masasabi niya tungkol sa tao ito! Ano masasabi ko? Ang panlilinis na ito isang papangalapit! Wala akong narinig sa panganang salita kundi tawa mga walang saysay na pagpipinta! Sino ba ang nagpatawag ng forum na ito? Ha? Sa oras na ito ng gabi? Nasaan? Nasaan yung iba bang kabilang sa konseho? Iba! Iba! Oh,
pagsahan mo na, hindi ka? Pagsahan mo na, kay pa. Ano na to? Ano ba ang parata niya sa kanya? Gobernador, kung hindi naman po siya isang kriminal, ay hindi namin sa tayo. Hindi yun ang tinutukoy ko! Bakit hindi sa hapula na nalangay sa sarili yung batas? Kagalang-galang na puso. Eh alam naman po ninyong labag sa aming batas ang magparusa ng kamatayan kanino man. Kamatayan? Ano ba ang ginawa ng tao ito para kaya at pula ng kamatayan? Nilabag niya ang batas namin tungkol sa Sabado. Ang araw ng pag-ibig ng mga Hudyo. Pinakit niya ang mga tao. Nangaral ng mga kasuglang sutiyan at malalaswang doktrina. Hindi ba siya ang propetong masaya niyong sinalungong sa Jerusalem? Limang araw na mga nakalilipas. At ngayon, gusto niyo siyang mamatay? Sino sa inyo may mapagpaliwanag sa akin? Nakapaliwanag ko! Oo, oh, gobernador! Oh, hindi pa po nasasabi na ng punong sa Toridote ang mas mabigat na kasalala ng taong ito. Siya po ay pinuno ng isang malaki at mapagaling na sekta na humihilala sa kanya bilang anak ni Haring Dali na si Rawang Mesias at Haring Pinagbawalan niya rin ang kanyang mga kakasunod na magbayad ng buwis sa emperador ng Roma. Tama po yun! Thank you.
sinasabi nila kay Jesus ng Nazareth. Gusto mo ba ng mga ko? O di kaya halikan ko ang iyong mga paa? Kilala mo ba? Kilala mo ba ako? Ako, si Harry Hello!
isang taon. Ilang beses ko sinugpong na gano'n sa bulok ng lupain ito. Kapag hindi ko pinarusahan si Jesus ng Nazareth, alam ko nung sisimula ng rebellion si Caiphas. At kapag pinarusahan ko naman siya, ang kanyang mga tagasunod naman ang mag-aansa. Alin man sa dalawa, nagdahanap ang dugo. Sinalaan ako ng Emperador Cesar Claudia. Dalawang beses. Iyak niya sa akin. Kaya sa susunod, ako na ang magbubuhay sa dugo. Ang hirap ng katotohanan ko! Bravo! Umakit po si Haring Herodes sa pausahan ng Galileo. Ibabalik siya rito. Pakailanganin natin ang karagdagang pwersa. Ano? Kapitan! Ayoko pa po naging dahilan ng pag-aansa nila! Nagsisimula na po ang pag-aansa, gobernador. Pag-usapan natin. Susunod po. Gobernador! Narin na lang sila! Susunod mo sila! Ready po! Ah!
Ang gusto niyong gawin ko kay Jesus! Ipaus ang krus! Ay, kalaban ni Cesar. Kaya, 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 ka
ang kagustuhan nila ang ipahis sa krus.
Pedro! Halika, ay lumaki. Hindi po halaman. Hindi na ako siya. Hindi na ako siya nang nangulit sa Halika. Halika! Halika! Thank you.
Sino ka? Sinasabi mo? Huwag!
Buhay ang guro! Nakita namin! Totoo ang guro! Buhay ang guro! Hindi ka namin siya. Hindi ka namin. Hindi! Hindi ako maniniwala. Hanggang hindi ko nakikita ang mga buhos ng tao sa kanyang makamay. At hanggang hindi ko nailalagay na aking dalili sa mga iyon. At bahawakan ang kanyang tagilingan. Walang katotohanan ang mga sinasabi nyo! Sumayin nyo ang kapayapaan. Guro? Ilagay mo yung dalili sa akin. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking dalili. Ikaw nga. Ang Panginoon ko. Ang Diyos ko. Huwag kang di man ang palagayang. Kundi man ang palagayang. Sapagkat nakita mo ko, ikaw ay lumama. Mapalat ang mga hindi nakakita. Subalit na ang palagayang. Ipamalita natin mo kayo!